Ma'am, Hindi makita ka nakita agad. lang yun. Opo. Makita ka agad doon. Marami rin. Sabihin mo mag-comment din sila para at least yung kwan. Parang yung impact niya maano. Yeah. Lalo na sa iyo. Yan. Anonymous charity, pwede na? Okay. If and when po maputol, ma'am, if and when maputol lang po, babalikan lang po natin, no, kaagad. Basta baka i-troubleshoot lang namin. Baka nga yung mga signal. Babalik talaga ako pag maputol lang po. Yes, ma'am. Ma'am Charity, mag-live na daw. Yeah. Mag-live na saluin daw. Ang 1 minute. Saluin niya ni Doc Nancy. Sasaluhin ni Doc Nancy kapag naputol daw si Ma'am Anita. Pag naputol po ako ay kaagad sasaluin ni Doc. De, babalik ako sa ano, babalik lang ako pag maputol kaagad kasi baka may mga news and current affairs, yeah. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ago, DZAG 97.1 FM. Ongoing kaya ngayon, yeah. Juan, ang fly, ano, yung sa inyo, as ongoing din yung sa ISO namin. Tapos, ano, yeah. Parang occupy na lang oras mo yung mga ganyan. Oo. Sa akin naman, ma'am, sa radyo. Akin. Ikaw ang mauna, no, ma'am, charity. Ma, pagpalang umaga mga kabasa, live mula din po. South La Union Campus Main Library, Agoo La Union, sabay-sabay nating sunghayan at pakinggan ang programang Hatid ay Kaalaman. Inihahandog sa inyo ng Jinsu at 97.1 Radyo Pilipinas Agoo. Ito ang Library on Air. Ito po. At mga kaibigan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa isa naman pong edisyon ng ating programang DIMSU Library on Air. Hatid po sa atin ng DIMSU Library at ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 16, 2021. Abangan po ninyo ang ating programa isang oras. Kasama po natin ngayong araw ang ating host. Special po at ang ating edisyon ngayon. Dahil kasama po natin, walang iba kundi si Dr. Nancy Galvan. Good morning, Ma'am Nancy. Good morning, Ma'am Charity. It's an honor to be with you once again. Despite of sa MECQ natin dito ngayon sa La Union, andito po tayo nagbibigay ng isang magandang talakayan. Alet, isang magandang umaga mga kabasa. Ako ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan. Kasama ko ngayon ang Team Library para sa episode na ito. Ang ating pong tatalakay ngayon is Library Accreditation Leads to Quality Education. At ang ating guest ay isang season accreditor. At she's too knowledgeable in terms of this topic. So I just want to introduce to you ang ating pong guest is an associate professor for of the South University of Southern Mindanao, Kabakan, Cotabato. And she is also a graduate of Educational Leadership and Management sa Cebu City. She's been teaching for 28 years. And ano siya? In terms of her professional organization or affiliations, naging National Board of Trustees siya ng aming pong Philippine Librarians Associations Incorporated or PLAI. Naging
first president siya ng Cotabato Libraries and Librarians Association Incorporated. Naging president din siya ng Philippine Librarians Association ng SOC Sargent, Mindanao Region Council 12, Region 12. At naging executive member siya ng NCCE sa INCLIS. Yan ang ating bukas, yung ating kung pinaka-chairman at siya pong ating guest. And then, siya din yung naging first president ng Mindanao Associate of State Tertiary School Library Network. Ang dami-dami niyang mga affiliation. And siya po ay involved ngayon sa accrediting agencies of chartered colleges or universities in the Philippines. Isa siyang accreditor at ito yung kanyang topic ngayon. She is also an evaluator of the CHED ARCWAT ng Region 12. And aside from that, she received numerous awards. And this includes naging top 4 outstanding accreditor siya ng AAPO, a citation award as lead accreditor in the area library among state universities and colleges in the Philippines, PLY SOC Sargent sa General Santos City, naging outstanding academic of the year siya ng PAR, and then one of the most active accreditor awarded by the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities of the Philippines, AAPO. She was awarded in the Manila Hotel. And then she was also awarded by AAPO as Program Specialist, Outcome-Based Quality Assurance Program Instrument for BLIS Program. Ito po yung kanya, ito yung ating pong pag-uusapan ngayon. And she is also a recipient of the following grants. Ito po yung IPLA ASEAN Grant during the IPLA conference in Singapore. And then, dami-dami na po natin ha. Talagang mabigat yung ating guest ngayon. And then, STUL Library Leadership Training in Beijing, China. Ayan. And then, at this time, she is the deputy of University of Southern Mindanao Quality Management Representative for ISO Certification 9001-2008. And then, aside from that, marami pa siyang designation as a librarian of the Law Library ng Medical and Law Librarian for the College of Medicine ng kanilang university. And then, naging program din siya ng BLIS at this time. I just want to introduce to you, siya ngayon yung Department Chairman ng College of Engineering and Computing ng University of Southern Mindanao, Kabakan, Cotabato. I just want to introduce to you our guest, the beautiful as ever, Dr. Anita Carillo Sorneto. Good morning, ma'am! Hi po, ma'am. Good morning, Doc Nancy. And sa ating pong mga listeners po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am Charity. Good morning, Dr. Anita. At live yes, po. Good morning sa ating FB page ng DZAG Radio Pilipinas at ng DIMSU Library. So, Ma'am Nancy, dahil lang topic natin ngayon, di ba, is Library Accreditation Leads to Quality Education. Siguro may babahagi muna yan ni Dr. Anita mamaya, pero gusto lamang po nating malaman muna kung ano po ba itong AAKUP, Dr. Anita. Baka pwede po nating maibahagi po muna sa ating mga tagapakinig at tagapanood, ma'am. Mm-hmm. Okay. Yeah. Thank you, Ma'am Charity, for... sorry, parang medyo maingay kote. Thank you for, first of all, I would like to extend my appreciation also for letting me invited to this program po. Ang ganda po ng inyong program at kami po ay magkukopya nito. Yung concept lang ha, Ma'am Nance. Ano po namin dito sa amin, dito sa Mindanao, no? Lalo-lalo na po sa aming region. Yeah, ano, yung accreditation ngayon ay talagang inai, no? Even though we are in a pandemic po, we are having this online accreditation. So, with regards to the quality education po, hindi mawawala si accreditation, no, kahit po nasa pandemic. Now, going back po doon sa tanong na ano po ang AAKUP, ano po ang ibig sabihin ng AAKUP,
So AACUP stands for Accrediting Agency of the Chartered Colleges and Universities in the Philippines. Okay. And the main function of AACUP, ma'am, is to conduct accreditation of curricular programs in the Philippines, no? Particularly for state universities and colleges po. So capture niya lahat po yung state universities and colleges po in the Philippines. Yes, right, thank you, ma'am. Ano, para mayroon kaming ano din idea, ano po ba itong AACUP? Yeah. Bakit naging may AACUP sa tuwing accreditation? Kasi talaga ang nag-accredit sa mga yes, universities and colleges. Yes, ma'am. Lalo-lalo na po sa mga programs. Mm-hmm. Yes, ma'am. So dami ng mga programa. Okay, thank you, Dr. Ernest. Yes, po. Yes. Yes, aside from that, Ma'am Charity, and also to our viewers and listeners, ang isa din sa mga main objective kasi ng AACUP is that to prepare state universities and colleges in the country, particularly the Philippines, ano, yeah, for the sustainability of program, quality, excellence, and relevance through higher level of accreditation in accordance with the enhanced guidelines and procedures of AACUP, harmonized with CHED issuances. Kasi we are also in coordination with the standards that is prepared by the CHED. Di ba, ma'am? Ano? Yes po, yes po. Ano? Yeah, so, but, ang, yes po, ma'am. Oh. Ang AACUP, oo. Kasi ang AACUP din is one ano siya, one of the accredited agency that is yung ano mo, respected not only in the Philippines by the other agencies. May mga iba kasi ding accrediting agency bodies that is for the private institution. Yes. So ang AACUP is exclusively for state universities and colleges. But siguro, Ma'am Dr. Nitz, pwede mo din siguro i-expound na we are also affiliated with the international. We are recognized by the international accrediting agencies. Diba, marami yes, tayong mga affiliation. Mm-hmm. Yeah, affiliation po natin yung Asia Pacific Quality Network, no? In fact po, nagaka-conduct din ng training doon and we are invited, no, especially our seasoned accreditors, they're also invited to become the speaker also doon sa AP, the Asian Pacific Quality Network, ma'am. And of course, we are under the umbrella of Federation of Accrediting Institution, no, in the Philippines. So kasama po natin yung PAASCO na and other accrediting agencies po, no. And AACUP naman ay capture niya lahat ng mga state universities and colleges po dito po sa Philippines. Ang gusto ko din i-emphasize dito din, ma'am, yung AACUP po is plainly on the program accreditation. No? We started with the program accreditation and this time po ay mayroon na po tayong mga institutional accreditation. Now, if ang isang institution po ay qualified na siya for institutional, ito po yung medyo higher po yung standard, no, ng quality education. And this will be evaluated or assessed through the different parameters, especially, particularly on the aspect of faculty development, curriculum and instruction, research, extension in, and community involvement. Of course, yung library, no? Kasi isa sa mga areas po ang library na to be evaluated, no? Na face-to-face noon or even online this time, the quality of education really, the component of which is still the library as one of the important subsystem po of the unit. Po. Yeah, yeah, yan po yung capture, ma'am. Yan po yung scope po ng AACUP po. Yes, Ma'am Nance. Okay. Ma'am Charity, ang total, nandito na rin lang tayo. Ano ba yung mga sineselect natin ng mga accreditors na sinasabi natin, Ma'am Nitz, who are mm-hmm. qualified accreditors, particularly in this area, yeah. Library. Kasi we are library. Focused on the library. Mm-hmm. Dito tayo mag-focus kasi how important library is in yeah. the accreditation of any state university.
universities and colleges. Yeah. Yes po. Okay ma'am, the selection of accreditors no by AACOP is actually based on the qualification. Mayroon ding standards po na pina-follow, especially on the educational attainment ng isang ng librarian, no? So preferably po ay master's degree holder at siya po ay actually naka on field talaga sa library, no? At saka willing po magsiserve kasi itong accreditation ay voluntary po ito ma'am, no? So willing magsiserve po at hindi naman talaga easy lang po yung trabaho ng isang accreditation, ang hirap din po kasi you are going to objectively assess, no, the school, particularly yung mag-submit ng accreditation. So kailangan din ma'am, kinakandak din tayo ma'am Nance ng mga trainings. Hindi siya pwede na mag-attend or mag-conduct ng accreditation without formal training. So, yung training po ay regular po siyang kinakandak so that the accreditors would really enhance, no, at yung expertise, especially in the field, no, na kanyang ma-assign. Very unique po tayo sa ating area ng accreditation because hindi po pwede itong area ng library ay ipa-accredit po ng faculty or kahit sino po yung involved doon sa accreditation team. Yun na nga, yung sabi ni Dr. Corpus din noon na hindi talaga matuloy yung accreditation if and when wala pong library or wala pong librarian accreditor na mag-accredit kasi ang hirap po, hindi pwedeng i-assign lang na kahit sino. Yeah, yun po yung naging unique po sa ating profession, Ma'am Nance, kasi pwede po tayong mag-accredit kahit anong areas po. We can accredit faculty, curriculum, we can accredit extension research, pero yung mga faculty na assign or even the team leader, na hindi talaga sila talagang pwede, kayang nila, kayang kaya, but mayroon kasing specialization, no, like the ratio at saka yung mga numbers, yung sa standard ma'am, very specific kasi siya. Kaya yun yung naging unique ng librarian, accreditor, kasi siya talaga yung involved doon. Kahit ika-cut across niya lahat ng mga programs, kayang-kaya ni librarian, accreditor. Kaya sabi nila, queen talaga, kaya during the accreditation, talagang ang librarian talaga ay superwoman, no? Kasi sa lahat ng program po ay ika-cut across niya yan, no? Although ang hirap, pero since expertise po natin, no, and since may passion po talaga natin to work and to objectively assess po, ay talaga namang maging successful naman yung outcome, no? So yan lang ma'am, trainings at saka yung involvement talaga, no, yung active involvement po sa accreditation process. Yun din po yung mga selection criteria, no, na talagang kukunin. Hindi po kami yung magsasuggest na kami yung mag-accredit. It's the AACOP office in Manila po. Sila po yung magsi-select, no. Depende din yun yung attitude. May satisfaction na survey din sila ma'am sa lahat ng mga accreditor. So tinitingnan din kung maganda ba yung performance mo being accreditor. So isang angle din yan na kinukuha din nila para at least mamimaintain yung name po ng AACO po, no? Especially on the conduct of accreditation. So hindi po basta-basta na maging accreditor. Very well-selected po siya based on the criteria ng educational qualification and expertise po ng field. So yun po ma'am. Okay. Thank you ma'am Nance. Aside from that, ma'am Charity, no? Yeah, ma'am Nance. May i-add si ma'am Nance, ma'am Charity. Ma'am Charity, in addition lang sa sinabi ni Dr. Nitz, we are an specialized profession actually. So, we are those who are selected should be a graduate of Bachelor of Library and Information, yeah, Science, or sabihin na natin na they are a Bachelor of Education, major in Library Science, and they should be at least a Master's degree in our profession, Master in Master of Education, major in Library Science, but at this time kasi, na-enhance na siya. So it should be Master of Library and Information Science. And aside from that, you should be a licensed librarian. Kasi hindi ka pwedeng pumunta if you are not a licensed librarian. Kahit na natapos mo na yung mga
yung ano mo yung sabi na natin natapos mo yung undergraduate mo sa graduate, if you are not a licensed librarian, you are not qualified or you are not recommended by your institution. And aside from that, yeah, you should have been very honest, you have the integrity, sabi nga nila, and you are very objective when it comes to your evaluation to other state universities and colleges. Kasi the main purpose of accreditation is that either to help the institution to improve its library, kasi it's the library is the very heart of any institution. Kasi yeah, sabi nga nila na pag hindi kasi na papansin medyo ang library when it comes to quality instruction, but actually the library is the main heart of any institution. And sabi ko nga, the library can exist, the librarian can exist, but any institution or any HAI na sabihin natin cannot exist without the library. So, aside yeah from that, ang aapod pala is established in 1981. And this was established by the president of the former president of Don Mariano Memorial State University in the person of Dr. Manuel T. Corpus. Siya yung sabihin na natin na ano na yung kanya mamit, si siya yung nag-create. He is the founder, executive director, of, founder yes, and the father. Yes. He is the father of AACOP actually, ma'am, and the executive director, former executive director pa. Kasi mayroon naman bago ngayon si Ma'am Melabel. Yeah. Pero the Dr. Corpus was the one who started this accrediting agencies of chartered colleges in the yes Philippines, sabi nga natin, incorporated. So, ang office nito, Ma'am Nitz, saan siya nakalocate? Nasa Panay Avenue po, ma'am, sa Quezon City. So, may office po tayong ino-occupy. Malaki pong office natin doon. Marami din pong staff doon. At actually, nag-hire nga sila parang ng librarian. Baka may maano, parang nakita ko lang yun na parang may hiring sila. Kasi parang marami na sila mga records doon. Actually, how many, Ma'am Mitz, how many state universities do we have in the Philippines? Kasi it from region 1 to region 12. I think kayo yung pinakalas na region, ano? We have also the SOC Sergeant. We have also the yeah CAR. CAR is Baguio. There are all 180 state universities in the Philippines. Yun ang yes ina-accredit namin, Ma'am Charity, and to our viewers and to our listeners. Ma'am Charity? In Mindanao, mag-add lang ako, Ma'am Charity, ni Ma'am, in Mindanao, Ma'am, we have association po ng Mindanao Association of State Tertiary Schools. No? Nasa 38 na kami ngayon ng mga state colleges and universities po. Nagne-network po kami, ma'am. Actually, we established network po, Maslinet po ang tawag ng aming networking para po ay maging ano po kami, magko-collaborate po kami lahat, no? When it comes to the development of our resources, our personal development, and so on. So, may plan po ako, ma'am, na mag-conduct po ng study, just profiling lang po kung ilan ba talaga yung mga state universities and colleges in the whole Philippines, as well as the status po ng mga librarians. Kasali po yan si Ma'am Nancy sa aking concept paper po dito na magkakandak po kami ng initial profiling lang po kasi hindi natin talaga ma-identify ilang librarian na ba ang talagang nakapasok na pa talaga sa state universities and colleges at ilan na din po mga schools na may level 3, level 2, level 1, something like that. So, unang-una po yung mga libraries po ay talagang magko-conform po sila sa program. Pag ang level ng program is level 3, syempre yung library naman ay mag-level up din, no? So, yan po. Mamaya po itatackle po natin yung leveling at saka yung rating, ma'am, no? So, yan na po. Kung saan po mag-level up si program, library naman po ay talagang component po siya doon sa program. So, siya po ay nagle-level up din. Na po. So, yan po yung process ng accreditation, ma'am. Wow. Kasi kanina nakita ko na
voluntary in nature na pagiging yes, accreditor po ninyo. Eh. Yes, ma'am. Pero bago ka maging accreditor, dumadaan pala siya sa mahabang proseso at yung qualification correct. Din ng mga accreditors. Yes po, correct po. Well, correct po, ma'am. Voluntary pa in nature po siya, kaya yeah, voluntary. Sa mga accreditors. Yeah. Well, Dr. Anita, kasi kanina banggit nyo na nag-leveling din yung mga programs eh. Pero ano po ba yung kahalagahan ng isang program na sinasubject natin to evaluation? Ah, okay po. Parang yung benefits no ng program accreditation. Unang-una po ma'am, we are always aiming no. Lahat ng mga schools naman are aiming for quality education. Okay. Yan naman din po yung talagang pinaka vision at saka pinaka object po ng accreditation is attainment of a quality and relevant education. Now, paano po siya makakandak po ay talagang may sustainability po ito ma'am, kaya may leveling po siya 1 2 3 para po ang isang program ay talagang isang program ha, specific for a program, for example, a College of Engineering or Civil Engineering program. So, ina-assess po siya no in different levels po, no, kung pumasa po siya sa level 1, punta siya sa level 2, level 3 and level 4. Now, the benefits would be may prestige po, no, may prestige po yung isang program, lalong-lalo na po kung naka level 4 na po siya, no? Highly and globally competitive po siya, lalong-lalo na po sa graduates kasi ang pinaka-main target naman ng accreditation is it's not the school but it's the students, our graduates no, na talagang globally competitive po siya at lumaban po at talagang nakaano po siya, na-impon yun yung standard ng school. When it comes to faculty preparation mama, faculty, curriculum, research involvement, lahat-lahat po ng mga aspect para po maging globally competitive ang graduates po ng program na yon. So yan po yung maging benefit. And another one ma'am, kung ang isang program po like civil engineering ay dumaan na po sa process ng accreditation, pwede po siyang maging basis po for the selection ng Center of Excellence ng CHED at saka Center of Development po. Pag ang isang program ay talagang pumasa na sa level 3, candidate po siya ma'am na may project ngayon yung CHED na identification of programs for COE and COD. So yan po ay isang accreditation process na actually para po maging prestige po yung isang program, okay? And then po through accreditation din ma'am, makikita din po yung mga weaknesses at saka yung strength ng isang program. Sa level 1 pa lang, makikita na yung ano po yung dapat i-improve. Makikita po yung ano dapat i-develop at saka magle-level up po siya for level 2, level 3 and so on. May mga studies po na nakandak na po na on the impact of this accreditation doon sa institution, doon lalong-lalo na po sa program, talaga bang may relationship doon na yung higher accreditation, the higher parang the higher po yung standard of course ng isang program at yung the higher po yung parang compatibility na no? or compatible yung standard din ng isang program at saka sa graduates no? Pinaka-importante po yung graduates po. Si Ma'am Nancy baka may ma-add din ma'am. Ma'am Nancy naka-mute po kayo. Naka-mute. Ayan. Okay. Based din kasi yan sa CMO, CHED CMO, number 01, series of 2005. Nag-ano ako. And then, aside from sa sinabi kasi ni Ma'am Liz, is that yung mga graduates natin, particularly kasi ang accreditation, it's more on our products. Ang pinaka-products kasi natin is our students, no? Sa state universities and stakeholders. And that, pag nakita nila kasi doon sa transcript of record nila, no, for example, ang accreditations kasi ay may mga label yan. For example, yung kanilang, they are kung saan sila graduate.